What's up mga kabayan? Nandito na naman tayo sa ating panibagong video. Ito, ipapagpatuloy lang natin yung naumpisa natin na firewood stove. Babaklasin lang natin yung forma sa ilalim. Kasi dati, yung siding lang yung tinanggal natin na forma. Ngayon, yung sa ilalim, alisin natin para malagyan na natin ng kompleto. Ayan, sinalang ko lang yung ano. Ito nga pala yung natanggal na yung forma natin sa ilalim. Malinis na siya sa baba. Ito, nag-welding lang ako ng steel bar na pabilog. Kasi masyado mataas yung ano sa gas rinse yun, sa gas stove yun, yung ano niya stand masyado mataas, malaki yung awang sa ilalim, kaya maraming usok ang lalabas yun, dito lalabas yung apoy. Yan, malinis na. Diretso yan, yung dalawang burner, kahit isang panggatong lang yan kasi tagusan yan. Mula rito, parehas lang yan dito sa kabila. Tagus yan. Kaya kahit isa lang ang panggatong mo, pwede ka na magsaing ng dalawa. Tapos yung usok, doon lalabas. Dito pasok, dito lalabas. Ayan, may ano siya, exhaust. Diyan dadaan yung usok niya. Mula rito sa ilalim, lalabas yan doon sa tubo. Ayan. Ito yung paglalagyan natin ng panggatong, pero hindi naman pwede na diretso tayong maglagay ng panggatong diyan. Kasi masyadong mataas, di ba? Pero lalagyan natin ng grill yan sa bandang gitna niya. Kaya ito, nag-assemble ako ng grill. Parang sahig niya sa sahig ng panggatong. Kasi yung panggatong, kung walang sahig yan, masyadong mataas, tapos yung ano, yung abon niya mag ano lang, maiipon. Hindi katulad ng may grill na yung abon niya dahan-dahan yan babagsak, kaya yung panggatong lang yung natitira sa gitna, yung abon nandun sa ilalim. Kaya ito, linagyan natin ng grill. Diyan tayo papatong sa panggatong. Diyan tayo papatong sa ano, grill. Yan, full weld ko lang kasi naka-spot pa lang yon. Yung hindi pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe na lang ha. Maraming salamat sa inyo. Yung mga bago pa dyan, paki-subscribe na lang po. Huwag kalimutan mag-like. Yan, linagyan din natin ng paa niya, apat na paa para makatayo naman, kasi baka nasa ano lang, nasa sahig lang. Yan, ganyan. Bali, ilalagay na natin sa gitna. Yan, oh, marunong maglakad kahit pinipigilan ko. Yan, tumatakbo. Nandyan siya sa gitna. Parang abo na sa ilalim. Hindi maipon. Tapos may hangin pa siya. Madali magningas yung apoy kasi may hangin sa ilalim. Yan, pwede na tayo magsaing yan.
susubukan natin maglagay ng panggatong. Yan, double burner yan. Pero nag-ano rin ako ng steel plate. Nagbuta sa gitna para ano talaga, mababa talaga yung ano, lalagyan ng kaldero. Kasi ito na bilog na steel bar, masyadong mataas din. Nakaangat din siya. Kaya nagbilog din ako ng steel plate. Mamaya ipapakita ko. Yan. May panggatong na. Nagningas na. Ito yung steel plate. Linagyan ko flat na flat siya para hindi talaga masyado marami yung usok na lalabas. Kita mo, kukunti lang yung usok na lalabas. Kahit yung panggatong natin, mausok yan. Kasi ano yan eh, yung sa dahon ng nyug yan. Tawagin palapa. Yan. Pero dito, marami talagang usok kasi dyan yung exhaust niya. Kaya malaking purpose talaga yung exhaust niya. Nasa 80% na usok dyan lalabas. Dito kukunti lang yung sa kaldero. Puro apoy lang nakapokus dyan, apoy. Yung usok nandoon sa ano, sa labas, doon sa exhaust pan, yung sa exhaust na tubo. Hindi pala exhaust pan. Kaya hanggang dito na lang mga kabayan. Baka yung hindi pa nagsusubscribe dyan, paki-subscribe na lang po. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsusubaybay nyo. Ito, malakas yung apoy. Kunti lang yung usok kasi nandoon nakapokus sa tubo. Hanggang sa muli na lang po mga kabayan. Maraming maraming salamat sa panonood nyo.